Hello, hello, hello. Hello, mga tropa. Uli po, Papa B. Wabati ng magandang araw. Pero kasi tayo ngayong iba-vlog na naman. Kasi marami ng mga tanong kay Papa B. Sinasagot ko lang kasi by text. Ngayon gusto kong isagutin by dito sa video natin. Para mas maliliyo magkarado. Kasi minsan doon sa text, limitado lang yung, yung paliwanag. Ang hirap mag-text kaya. Bago tayo magsimula, mga katropa, magpapakilala muna si Papa B. Kung pangalan pala ni Papa B, Salvador Oliveros Jr., single proprietor ng RA Glass, Raimondo Avenue Glass in Aluminum Supply and Service. Itong Raimondo Avenue Glass na to, yung or RA Glass sa Matensenta. Acronym kasi nung aming kwanyan, RA Glass. Located kami ngayon sa province ng Rizal, Cainta. Pero yung exact address namin, Block 14, Planters, Broadway, Barangay San Luis, Cainta, Rizal. So, andito na po, dito nyo po kami makikita, dito sa Broadway. Mas madali kasing kwanyan pagkitin Broadway. So, kung gusto nyo pumunta dito, mag-visit dito sa aming fabrication in office. Kung galing po kayo sa South, dito tayo magagaling sa Bicutan, Paranaque, or Alabang, kung sabihin natin Laguna, mas madali yung daan namin, daan nyo dito sa C6. At kung dito naman kayo magagaling sa North, bandang Cubao, Mandaluyong, Marikina, andaan nyo naman dito sa May Rosario, Pasig, Manggahan, Broadway. Dire-diretso lang yan. Bakit ba nyo naman? Patulong na lang tayo katropa kay Juan, waste. Nawi-waste naman kami kasi minsan may nag-deliver sa amin Lalamove or Shopee, Lazada, yun. Nakuha naman nawi-waste naman kami ng mga delivery. So, tuloy, kusin tayo doon sa ating kwan, topic ngayon. Meron kasing mga nagpapakwan dito, nagtatanong, nabag ito kanina, isa-isa natin. Meron tayo ditong titignan na kudigo. Kasi may ganoon ako dito ng 15 na tanong. Yung una kasi, nagtanong sa akin si Joseph, shout out pala kay Joseph. May tanong niya kasi kung kwan daw, kung maganda ba yung kita sa larangan ng aluminum glass business. Ang masasagot ko dyan, Joseph, na sagot na rin kita ito, pero para doon sa mga hindi pa nakakita ng aking sagot, ang sagot ko niya, pwedeng yes, pwedeng no, kasi lagay natin doon sa yes muna. Kasi pag yes kasi, kasi ang common, ikaw yung mag-estimate, ikaw yung mag-dedikta kung magkano yung kikitain mo. Kaya nasabi kong yes. Pero marami kasing consideration yan para sinasabi mong yes. So kung meron kasi rito ang tanong, nakailang kasing tanong sa akin, tatlong subscriber ko yung tatanong kung magkano raw yung Panzer 798 na series. So yung kwan kasi yung Panzer na 798, nung nag-acquire ako niyan kasi yung 798 parang ngayon lang itong lumabas. Kasi una kasi kwan tayo eh, 56 yun, ngayon nag-798 series. So, nung na-acquire ko kasi yan, naglalaro yan ng 17K sa aking pagka-call. So, may mga kwari siguro, past 2 or 4 years na yan, ganon. Pagka-acquire namin yan, mga nasa around 17K. So, kung makalipas siguro ng 4 years, tingin ko, kung willing talaga kayo mag-purchase nito, handaan mo naman 20K para sigurado. May soklip na rin kayo niya. Mga ganon rin siguro, ilagay natin 15 to 20. Kung hindi naman kayo gano'ng masilan, mayroong may nag-ipoka niyan, may nag-ibita, second hand. So, medyo mababa siya. Pero, aware lang kayo kasi, ito kasing Panzer na to, parang maraming die. So, ang die kasi masilan. Pag nabungi yung dulo niyan, wala na, scrap na. Kaya, mahirap yung bumili ng second hand. So, kung decide kayo sa second hand, itry mo muna baka sayang ng pera natin. So, yan yung masasagot ko sa inyo, bili, ayan, brand. Puntahan nyo na lang yan, 20K para sigurado. Next, mayroon naman tayo ditong kwan, tatanong sa akin, si Ceron. Ceron kasi, nagtatanong naman kung kwan, magkakandag to kami training para sa glass in aluminum business. Ron, nasagot ko na rito, pero sa pagkalatan kasi, hindi pa nakikita yung kwan. Next, so, si Papa Bimbo kasi, RA Glass, hindi pa kami nagkakandag ng seminar regarding sa glass in aluminum business. Pero nagbibigay po kami mga suggestion, tip, paano ma-open ang business based dito sa experience namin. Kasi doon sa mga nakaraan kong video, pwede napanggit na doon kung paano nagsimula yung RA Glass, kung paano sumibol yung RA Glass,
mula sa zero hanggang sa kasalukuyan. Hopefully, mga sunod na darating na araw, makuha din natin ganyang program si Papa B para ma-share natin. So, yan lang yung masasagot ka sa'yo, Ron. Pero salamat sa tanong mo kasi nagkaka-idea si Papa B. Hopefully, makagawa tayo. So, mayroon naman isa dito, tanong sa kay Papa B, si Dex. Hi, Dex. Nagtatanong siya na kung paano mag-estimate ng sliding window or something siguro. Basta involved yung glass in aluminum. Iwan ko na. Ilakyan ko na yung cover. So, Dex, ang pag-estimate kasi ng aluminum glass in aluminum product o particular kung tinatanong mo yung sliding window, dalawang klase kasi yan pag-estimate. Kasi almost araw-araw yun ang ginagawa. Una, by formulated siya. Kung siya may formulated, meron na siyang kuhan, meron na siyang price, allocated price. Pero square foot kasi yung glass. I-multiply mo lang yung width and height, kung ano man yung opening, times yung gusto mong price, yun na. Kuhan na kagad. Estimate mo na. So, pero yung estimate kasi, isimula yan sa malaking size. Kung mag-estimate ka, doon ka magsimula sa kuhan sa standard size. Ibig sabihin, ang standard size kasi ng window, simula yan sa 1.2 by 1.2. Bumaba doon, huwag mong i-corporate it kasi medyo matatalo tayo. So, yung pangalawa, kung tawagin natin yan, kung tinatawag yan by material. So, kung yung iba yung tawag, i-relay nalang kay Papa B para i-corporate. Yung tawag kasi ni Papa yung by material, ibig sabihin, estimate mo siya kung ano yung kailangan mo ng material, kukunin mo yung price niya, kung gaano kahaba yung gagamitin mo. Medyo masalimot lang kasi mahaba yan. So, pag nakuha mo lahat ng by material, gastos, pati yung labor, kung ano yung naisip mong gastos, yun na yung kwan, yun na yung price mo, plus yung profit. Kaya ikaw rin mag-directate kung magkano yung tubo. So, kaya dalawang kwan yun sa pag-estimate. Yan, corporated or by material. So, yan na text yung masasagot ko para mag-estimate or ang ating product. Meron naman dito, nagtatanong kay Papa B, nag-message, kung meron pala akong na-vlog na parang formal na vlog para sa paano mag-estimate ng material o paano mag-estimate ng project. So, hindi ko makuha kung sino yung pangalan. Hindi ko naman rin trip. So, kung nanonood ka ngayon sa aking vlog, maraming salamat na nagkuha ka. Nakakuha tuloy ng idea si Papa B. So, ng mga next vlog natin, gagawa si Papa B na kuha yung paano kumuha ng estimate. So, antabayan nyo lang. Gagawa tayo step by step. Hanggang sa kung paano matapos yung estimate. Simula, hit na, hanggang sa matapos. So, antabayan mo lang. Gagawa tayo na. Next vlog natin yun. So, meron pa rin dito ng nagwa. Alala ko, nag-visit din, nag-comment sa aming channel, sa YouTube channel namin. Kung daw siya, yung si Itayap. Ay, Itayap. Yun lang siguro yung kwa niya, yung palayaw. Hindi ko pa kung ano tayo eksaktong pangalan mo. So, si Itayap kasi nag-kwan siya na nagsimula raw siya ng kwan, nag-enter na sa glass in aluminum industry. So, Tayap, masasabi ko lang sa'yo, pag-igihan mo yung pag-enter. Kasi palagi ko ito sinasabi sa aking mga installer, sa aking mga workers na itong glass in aluminum industry, wala naman itong school. So, lahat talaga common, nagsimula talaga sa helper. Nasa iyo na lang kung paano palalaguin, kung paano mo may-apply, tutunan as a helper. So, tuloy mo lang yan. Balang araw, isa ka rin sa piyasa. Isa ka rin sa mandirigma sa kasalarangan ng glass in aluminum. So, pagpatuloy mo lang. May papayo ko lang sa'yo, Tayap, huwag lang lumaki yung ulo. Expert ka na. Ibahagi mo naman yung kwan. Natunan mo sa mga susunod na magsisimula pa rin. Kasi, mas better, mas pasa-pasa lang yung nalaman. Mas better. So, yan lang papayo ko sa'yo, Tayap. Patuloy mo lang yung gagawin mong kwan. Kung ano man ngayon. Pupulitin mo yung maganda, itapon mo yung maganda. Later on, isa ka ng mandirigma. So, yan lang maipapayo ko sa'yo, Tayap. So, katropa, mayroon pa rin sa akin nagtatanong, nag-message sa aking, sa ating Juan, sa YouTube channel, sa ating vlog. Si Juan to, si Jay Tatun. Jay, kung tama yung pagka-interpret ko sa iyong tanong, kung magkano ba yung labor materials ng hangin cabinet. So, masasagot ko, Jay, wala talagang eksaktong kwan, wala talagang eksaktong price. Nagdidipindi pa rin tayo sa kwan, sa kung gaano kalaki. Ang kwan kasi niyan, kukunin natin yung laki, taas, saka haba.
at kung ano yung kukilang layer yung cabinet natin. Pero more or less, pumapasok din sa plan, ibabahan na natin sa mga 10K, 30K yan, sa range na yan. Depende na lang kung ano yung plan size gusto mo. So, yan lang yung masasagot ko sa'yo, Jay. Kuhan ko na rin to. Nag-visit na rin ko doon sa plan din sa via text. Pero inulit ko lang to. Makakuha din ng iba. Para may makakuha din idea yung ibang kuha natin. Viewers. So yan. Sila yan kasi nakailang tanong lang sa akin. So maraming salamat na yan. At walang asawang nanonood ng aking vlog. So, thank you. So meron ako nakita ulit dito ang tanong ko. Ito yung kwan. Paano ba yung singilan sa kwan? Sa isolation and label. So, ganun pa rin na sagot ko na yung mga nakakarang kong kwan, nakalang kong sagot by material or by kwan, by formulated. So, by formulated, meron na tayong sinasabi kwan, hindi ko lang. Pag formulated, meron na tayong sinusunda na width, inlet, plus price. Doon naman sa by material, kailangan mong kunin lahat ng materials, kung ano kahaba. So, pati yung kwan, kumagastos sa labor, yung total nyo ng market price sa isang set natin. So, kung willing po kayo, at gagawa si Papa Binangkwan yung formal na vlog para doon sa estimate, one by one, ilista natin para mas detalyado. Meron na kasi ako mga kwan doon, may material ako doon. So, madali na natin gawin. Ilagay lang natin muna doon sa standard. So, mayroon pa pala sa akin, katropa, mayroon pa pala isang tatanong sa akin. Hello, Andrea, kung hindi ako nag-camera, nagtatanong kasi siguro na-view yung pa namin, yung vlog doon sa frameless sliding hanging shower enclosure. Tinatanong niya kung paano pinipix yung guide. So, yan, natanong ko na, nasagot ko rin doon sa text, pero ulitin ko lang natin. Yung pa kasi yung guide, may provision talaga yan ng dalawang butas. Tama yung tinanong mo na ito yung kung makakadali na ibobolt hanggang doon sa tiles. Yes, kung tiles talaga yung papatungan, matatago siya doon kasi may provision siya. Ginagawa niyang dinidrill, binabarina. Dalawang provision yung dalawang butas. So, kinuha niya doon. Yan, dinidrill din, lalagyan ng tux. So, pero yung kanyang guide na yan, dalawang kanyang, dalawang may parang may cantilever siya. So, pwedeng 10mm yung size, pwedeng 12. May ikuha ng parang selector. 12, mayroon cantilever siya para sa 12. Then pag 10, ikot 10. So, kaya pag naglalagay ko yan, tingnan nyo yung one arrow. Kasi mayroon yung arrow. So, mas maganda kung makakuha. Pwede rin kasi mauna yung guide, pwede rin mauna yung salamin. Isdive zero mas sa akin, kung ako yung tatanungin nyo, mas maganda na ilagay na yung kwan mo, ilagay na yung glass, mag-clean po. Mas madali, ay mas curing. So, pre-care po lang kasi ano na yung salamin. So, ayan lang muna yung aking kwan, mga katropa. Nandito lang muna si Papa Bio mag-answer ng iyong mga question. Marami pa, pero kwan, hanggang na muna dito. Sunod naman natin vlog. Hanggang dito lang muna. Hindi po, nagpapasalamat ako sa mga viewers namin sa aming YouTube channel. Si Bitokoy, shoutout naman kay Bitokoy, kay Franz, Dayan, shoutout si Dayan. So, okay, kaya si Dayan. Tuloy lang yung tanong. Hanggat kaya ni Papa Bing sagutin, sasagutin natin yan. Shoutout din kaya Adel Bustamante, si Ron. Shoutout din kay Ron. So, meron kasi dito bagong nag-subscribe sa akin, si Quan, RFNM. May tanong din to. Sa sunod na lang natin ni Papa B, sasagutin natin ulit yan. Pwede by text. Kuha lang kami sa by text. So, kay Madam Emily, kay Dek, kay Jay. Kay Jay, yan dyan. So, kay Arnel. Chato din kay Arnel. Kay Ian. Ian, kumusta na? So, kay Joseph. Si Kuha kasi si Joseph, ang pagkakuha dito, pagka-recall ko, parang interesado siya sa kuha. Tatayo din siya ng business industry. So, Joseph, good decision. Yan. Pero yaral mo muna para mas better. Hanggang na muna. Okay po, Papa B. Ako po si Papa B. Complete name ko ay Salvador Oliveros Jr. Ako yung may-ari ng RA Glass. Pinag-exact ko natin yung business name ng RA Glass ay Raimundo Avenue Glass.
ada yung supply dito niyo po kami makikita at mahanap dito sa Road 28 Block 14 Planters Padway Barangay San Luis Quinta Rizal. So ang contact number namin bibigay ko na rin para gusto niyo kami tawagan. Kung tatawagin kami sa Globe, 0977-803-0412. Sa Smart naman, 0998-541-3688. Diyan muna, maraming salamat sa panunod. At tabay lang tayo mga katropa at marami pang gagawin vlog si Papa B. Kung meron kayong comment sa aking vlog na lalo mapahintun pa ni Papa B, mag-comment lang kayo. Kung ang kakala nyo magkakatulong sa inyo, paki-message na lang para gawin natin ang kwan. Kakomento natin yung vlog ni Papa Bian. So, agad lang muna. Maraming salamat. Bye-bye! Big Edition.